Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing tatlo sa buwan ng Abril taong 2015. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulan ng ating mga balita, magkasunod na brownout sa lalawigan, bunsod umano ng pagkasira ng power cable ng Napocor. RGV patuloy na maninindigan laban sa geothermal power project ng EPI. At PMA Cadets of Class 2018, matikas na humarap sa media. At sa detalye ng ating mga balita, nasunog na power cable ng National Power Corporation. Ito umano ang sanhi ng brownout sa buong probinsya nitong linggo ng gabi, a 12 ng buwang kasalukuyan. Paliwanag ni Engineer Mike Gico, OIC ng Technical Services Department ng Oriental Mindoro Electric Cooperative, nasunog ang power cable ng NPC na nagkokonekta sa 30 MVA transformer nito dahil umano sa overloading. Bunsod nito, bagamat na-restore ang kuryente sa Calapan City at bahagi ng ilang bayan, hindi naman maiwasan na mawala ulit ito madaling araw ng Lunes. Yung nangyari nating interruption, nung nag-start ito nung isang gabi, siguro mga around 11 PM, so nung na-trace namin yung problema, nakita namin na yung power cable, ito yung cable na nagkoconnect dun sa 30 MVA power transformer ni NPC. So nasunog yun, ang cause niya is overloaded, kaya temporarily hindi natin nagamit yung 30 MVA transformer ni NPC ng isang gabi. Na-resume natin ang power sa Calapan area around 12 midnight na naibalik natin. And then portions ng Pinamalayang Gloria tsaka Bungabong Rojas, may mga portions dyan na meron kasi meron tayong mga IPPs dyan na direkta yung supply sa ating distribution system. But Nauhan up to Socorro Pola and Puerto Galera, hindi natin na bigyan sila ng supply kasi nga doon dadaan supposed to be yung supply nila sa 30 MVA ni NPC. Ang naganap naman na pagkawala ng kuryente mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3:30 ng madaling araw, ikalabing tatlo ng buwang kasalukuyan, ay sanhinang repair ng nasirang power cable. Kahapon, yung nangyaring interruption ulit, kaninang 12 midnight, ito ay ni-repair ni NPC yung kanilang power cable. So ginawa nila ng paraan, katulong tayo, ang Ormeco, para ma-repair, mapalitan yung power cable, and nag-double conductor na rin sila doon para hindi siya ma-overload, and natapos siya around 3:30 AM yata, na-restore natin yung supply sa buong lalawigan. Tanong ng mga Kalapeño, bakit wala man lang advisory ang Ormeco na magkakaroon pala ng brownout dahil sa repair? Paliwanag ni Engineer Gico, bandang alas 6 na ng gabi nitong linggo nang matapos ang pagpupulong sa pagitan ng pamunuan ng Ormeco at NPC hinggil sa pagsasaayos ng sira ng power cable. Ginawa na anya ng paraan upang maiwasan ang overloading at sa ngayon ay maayos na muli umano ang daloy ng kuryente sa lalawigan. Yung nangyari kaninang madaling araw, total yon, total tripping kasi nga kailangan natin magawa ng permanent solution yung naging problema. Sa ngayon, okay na siya, wala na tayong problema at masasabi natin na okay na yung supply ulit natin sa buong lalawigan, hindi na mangyayari yung nangyaring problema ng isang gabi. Bagamat may bago ng regulator kapalit ng NPC, nananatili naman pag-aari at pinamamahalaan nito ang mga transmission lines sa buong probinsya maging ang kanilang mga substations. Sa huli, ayon kay Engineer Gico, hindi apektado ng mainit na panahon ang supisyenteng supply ng kuryente sa lalawigan bagamat humina ang produksyon ng hydropower plants ng Ormeco. Itong pagpasok man ni DMCI sa atin, naka-assure ang Oriental Mindoro na meron tayong sufficient na supply kahit summer season ngayon na alam naman natin yung hydros natin, yung tatlong hydro, ay maliit ang production. Pero sufficient pa rin po yung ating supply sa lalawigan.
May dagdag ko lang po. Sa ngayon kasi, ang ating peak load ay nasa mga 34 to 36 megawatts. Pero ang ating supply ay nasa mga 47. So, enough yung ating reserve para sabihin natin wala tayong magiging interruptions. Sa ibang balita, sakay ng tatlong barko ng Philippine Navy ang BRP Bacolod City, BRP Quezon at BRP Laguna ang 314 na kadete at 70 personnel ng Philippine Military Academy na dumating sa lungsod umaga nitong 12 ng buwang kasalukuyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging bahagi ng Northwestern Cruise ng PMA ang lungsod ng Calapan kung kaya't mainit silang sinalubong ni Mayor Arnon Panaligan at mga kawaninang pamalang lungsod sa kanilang pagdating sa Calapan Pier. Ang mga nasabing kadete ay ang third class na PMA na magsisipagtapos sa 2018 maliban sa promosyon ng Philippine Military Academy upang makahikayat ng mga mag-aaral na pumasok dito. Kabilang sa mga layunin ng immersion nang makita nila ang iba't ibang branch of service ng armed forces at ma-expose ang mga kadete sa kultura ng mga lugar na pinupuntahan nila. Sa kanyang mensahe, ipinabot ni Mayor Panaligan ang pag-asang magiging tagapagpanggol ng bansa ang mga kadete balang araw at sa kanilang pagtatapos, hangad-anyang isang commander-in-chief na may pagmamalasakit sa kapakanan at karapatan ng mga nasa armed service ang kanilang sasaluduhan. Samantala, nagsilbi namang inspirasyon sa mga kadete ang Kalapenyong si Ensign Paolo Dominic Regis na nagtapos bilang top 4 at Philippine Navy Saber recipient ng PMA Sinaglahi Class of 2015. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads, not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account, just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Moved by purpose, not by emotions. Itong matikas na sagot ni PMA Cadet Mark King Barcelon sa mga mamamahayag sa isang tanong kaugnay sa pangyayari sa Fallen Staff 44 sa Mama Sapano. Ayon sa kadete, hindi dapat mangingibabaw ang emosyon ng isang kawal bagkus ay alamin ang dahilan at patuloy na gumampan sa tungkulin. Si PMA Cadet Barcelon ay pangalawa sa apat na magkakapatid. Ang kanyang ina ay namayapa na at ang kanyang ama naman ay isang kapitan sa Philippine Air Force, si Captain Narcituto Barcelon. Bagamat sa ibang bayan lumaki at nag-aral si Barcelon, dito sa lungsod ng Calapan, Barangay San Vicente South naninirahan ang kanyang pamilya kasama ang ilan pang kamag-anakan. Sa ginanap na presscon kanina, tinanong si Barcelon kung nakadarama ito ng pressure sa mataas na expectation sa kanya matapos ang tagumpay ni Ensign Paolo Regis na nagtapos bilang top 4 at bilang anak na rin ng isang opisyal sa Air Force.
Sagot ni Barcelon, bata pa lamang siya ay hinubog na siya ng kanyang magulang na maging isang achiever. Hindi rin anya dapat sukatin ang tagumpay sa pagiging popular, bagkus ay sa katuparan ng kanyang pinaghirapan. Si Barcelon kasama ang ilan pang PMA cadets ay nagpahayag rin ng kani-kanilang pananaw at nagbigay bahagi sa kung ano-ano ba nga ba ang katangian na dapat taglayin ng isang leader. Paano makahihikayat ng mga kabataan na pumasok sa PMA at maging magiting na kawal? At paano ba ang buhay at ang kinabukasang naghihintay sa kanilang pagtatapos sa tinaguriang elite military school sa bansa? Samantala ay naman kay City Mayor Arnan Panaligan, malaking bentay sa lungsod ang pagdating ng Northwestern Cruise na lulan ang 314 cadets at 70 personnel. Sa paglilibot na lamang anya ng mga ito sa lungsod, di may kakailang pagsiglang muli ng kalakarang pangkabuhayan at pangturismo lalo na't pumatak ito sa panahon ng tag-init o summer. Bukod kay Mayor Arnan Panaligan, dumalo rin sa naturang press con sina Major Ray Balido, PMA Public Affairs in Charge Assistant Commandant of Cadets Colonel Monico Batle at CMMDR Oliver Reforba, Head Planner ng Task Group Paglalayag. Samantala, dahil sa magandang kinabukasan na naghihintay sa mga kabataang papasok ng Philippine Military Academy, buong suport ang ipinakita ni City Mayor Arnan Panaligan sa naturang Elite Military Academy sa bansa. Kasunod ng mainit na pagtanggap sa mga kadete ng PMA Class 2018 at mga opisyales ng akademya, tiniyak ng alkalde ang pagtulong nito sa promosyon ng PMA upang mas maraming kabataan ang mahikayat na pumasok dito. Ayon kay Mayor Panaligan, malaking bagay ang information education campaign upang maipaabot sa mga kabataan ang kagandahang dulot ng pagpasok at pagtatapos sa PMA. Anya, maaari nilang isama sa mga career talks sa mga eskwelahan ang isang sundalo na graduate nito at ibahagi ang mga benepisyo ng pagiging PMA-er. Pwede ba isang example, no? Isang technique, siguro strategy para ma-attract natin ang ating mga kabataan na pumasok sa PMA ay yung Information and Education Campaign. Remember every year, no, yung ating mga concern na opisina sa city government, for example, yung ating city youth and sports office, city education department, tayo ay nakasagawa ng mga career talk sa mga high schools, no? Umiikot yung ating mga tao, o minsan sumasama ko ron, career talk para magpaliwanag sa mga senior high school students at mag-advise sa kanila kung ano ang pwede nilang kuhanin career. No? Sometimes yung mga lawyers, no? Or doctors, managers, or accountants, or teachers, yung mga pari, para yung speaker sa mga kabataan para sila ay ma-attract. So, next year, we can include somebody from PMA. Maraming mga PMA officers sa Oriental Mindoro, no? Kasi we have an army brigade. PlayStation, so we can invite them to talk. Marami rin na PMA graduates pa na nasa PNP. So isang strategy yun, no? to promote sa mga kabataan natin yung pag-aaral sa PMA. No? Yun ang pwede kong pinakamagandang strategy dyan. Pangalawa, of course, yung linkage ng city government with the PMA. For example, hindi pa namin alam, no? But I'm sure may ang staff ko i-interview na si Nakernan yan. Kung saan po application form, kung saan kailan ang test, ano? Anong requirements, anong testing center, yung mga ganong bagay. I leave that to my staff to interview si Nakomander, si Nakapitan. No? Para alam din naman namin, no? We can offer our place, siguro, as a testing center, yung city college natin, pwede i-offer natin as a testing center, ano? Yan, para hindi na pupunta ng Baguio ang mga kabataan. So yun ang aking isang strategy para ma-attract ang mga kabataan natin. No? Okay. Oh well, yung tour sa barko, hindi naman yun ang first time ko na makaakyat sa isang Navy vessel, no, ng Philippine Navy. I have toured several vessels ng Philippine Navy, no, old and new, or fairly new. Kaya, hindi pa bago para lang sa akin. Of course, yung ship hopper is not that new. Kasi yung mga bagong vessels are deployed, no? For important mission sa ibang lugar.
But of course, nahintiro ng ating appreciation, ano? Appreciation sa ginagawa ng Philippine Navy at ng AFP. No? And I hope that just a few years from now, ating itutur na barko ay more modern and more technologically advanced na barko ng Navy. Nag-aaral pa lamang, may 27,000 pesos na allowance kada buwan kagad ang isang kadete. Sagot ng gobyerno ang lahat ng gastos sa apat na taong pag-aaral na umaabot sa 2.5 million pesos bawat kadet. May chance rin na maging exchange student sa ibang military academy sa labas ng bansa tulad ng Korea, Japan, Australia at US, kung saan sa kasalukuyan, nasa 48 kadete ng PMA ang nasa mga bansang ito. Sa oras na makatapos, tiyak na mas magandang kinabukasan pa ang naghihintay dahil otomatikong opisyal na kagad ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Samantala, ikinatutuwa naman ng mga kadete at PMA officials na kasama nila ang mainit na pagtanggap ng mga kalapeño sa kanila. Ayon sa isang kadete, dahil dito, mas naging bukas ang kanilang kamalayan hinggil sa magiging responsibilidad na protektahan ng bansa at ang mga mamamayan nito balang araw. First of all, we would like to thank how the people of Calapan has welcomed us. We are truly grateful of everything. In fact, for us, we consider it one of the best experiences because we felt how courteous the people of Calapan are. We have felt the love in the beauty, especially in its simplicity. We have felt how the courtesy that you have expressed has shown us and made us realize how important our role as cadets and future AFP officers. With this, we have come to realize that with such gratitude and such courtesy that you've given us, and the realization of this importance, we have come to conclusion that we are indeed have a big responsibility in protecting the people of the Philippines. And with this, we are willing to give everything in the best of our abilities to serve and to uphold what the Constitution and what the armed forces and the plans of the armed forces have done for us. This is the promise that we give, and this is an exchange of the gratitude that you have given to us. Sa uli, upang masabing tagumpay ang immersion ng mga kadete, ayon kay Commander Oliver Reforba, mission nila na masunod ang lahat ng pamantayang nakasaad sa kanilang checklist. With the presence of Second Lieutenant Cruz na nasa likod, meron pong nag-check sa amin. Within our group, meron checklist na binigay sa amin ng Headquarters Philippine Military Academy for us to comply or para ma-attain namin yung mission namin. Meron siya yung nag-guide sa amin or nag-observe sa amin based on sa checklist na binigay sa amin. And our goal is ma-perfect namin yung aming mission. So, ma-attain natin yun, masasagot natin yung question mo about kung paano natin mag-i-reach ito by as na ma-correct namin yung aming mga errors before at ma-improve namin yearly yung program na ito. Ang pabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood.
look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ito ang naging pahayag ni dating gobernador at kongresista ng unang distrito ng Lalawigan na si Rodolfo G. Valencia laban sa proyektong geothermal power na nakabase sa Montelago Bayan ng Nauhan. Sa programang Newsline City Talk nitong nakaraang Sabado, binigyang diin ni RGV na may irregularidad ang ECC na nakuha ng kumpanyang EPI mula sa DNR para sa kanilang exploration activity dito. Dagdag pa ng dating Solon, hindi ito dumaan kay Teresita Mundita Lim, Director ng Biodiversity Management Bureau. Kaya naman dito agad niyang sinulatan si DNR Secretary Ramon Pahe upang linawin ang naturang isyu at aksyonan dahil ang kalikasan anya ang nanglalawigan ang nakataya dito. Ang geothermal project ng EPI ay sakop ng Nipah Law dahil nasa boundary ito ng Nauhan Lake National Park. Nagkausap po kami ni Director sa opisina niya. Ang sabi niya sa akin, Congressman, hindi po dumaan sa akin itong project na ito. Kako, what do you mean? Hindi ba kako kayo ang Biodiversity Management Bureau, kako Director? Yes. Hindi namin ito in-endorse. At ito ay nakita, pinakita sa akin yung ECC. In fact, nung pong isang araw lang namin nakita yung ECC nito. Kako, dapat in-endorse po rin yung yes. Yung pong ECC na ito ay defective. So in other words, may palusot. Kaya medyo kinakanabahan ako. Bukod sa pinanghahawakang mga dokumento ng EPI, kinwestiyon rin ni RGV ang pamamaraan nito na posible anyang sumira sa naturang lawa at lumikha ng lindo lalo pat ang lalawigan anya ay maraming active fault lines. Samantala, mensahe naman ni RGV sa mga lokal na opisyales na pag-aralang mabuti ang naturang proyekto at maging bukas anya sa masamang epekto na maidudulot ng nabanggit na proyekto sa lalawigan. Hindi na anya kailangan pa ng Oriental Mindoron ang dagdag na supply ng kuryente dahil sapat at may alternatibo pa ang mga power source ang lalawigan. Iba pa ang mga balita sa aming pong pagbabalik. World champion, the current WBC super featherweight champion of the world, Manny Pacman Pacquiao.
hindi tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Nagtipon ng may 128 police officers para sa opening ng Field Training Officers Development Program na pinangunahan ni PRO Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Dennis Peña kasama si PNP Training Service Director Police Chief Superintendent Vicente Loot bilang panauhing pandangal na idinaos sa conference hall ng PRO Mimaropa sa Camp Efigenio Sinabaro, Barangay Suki, Lungsod ng Calapan, ika-13 ng buwang kasalukuyan. Ang mga police officers na nagsipagdalo sa nasabing aktibidad ay buhat pa sa iba't ibang lugar sa rehiyon ng Mimaropa na naglalayong maituro sa kanila ang tamang proseso at pakikitungo sa mga police na OJT na ma-deploy sa iba't ibang departamento. Ito ay upang masiguro na ang lahat na magiging bagong police ay hindi maliligaw ng landas at makapagbibigay ng maayos na serbisyo sa publiko. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, itype po lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para sa inyong mga comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 04-3288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joan Teres Alberto, na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.